Amen. So hindi na po tayo po, let's jump into our topic for tonight. Basahin po natin sa Romans 5:17. Sabay-sabay po, 1, 2, 3, go. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay walang iba po, kundi reign in life. Amen. Everybody read with power. 1, 2, 3, go! Reign in life. Amen. Sinususugan ko lang po yung preaching po ng ating daddy last Sunday, na kung saan grabe po mabigat yung revelation po ng Panginoon. Amen po ba? Sino po nakatanggap ng revelation mula sa Panginoon last Sunday? Na talaga naman kapag katinanggap po natin, sinasabi ng ating daddy, dinideclare na our lives will never be the same again. Amen? Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, we thank you for your love. We thank you for your grace, O God. Totoo nga po, Panginoon, kung sa gana ng aming galing, ng aming husay, wala po kaming magagawa. Kaya po, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po ng tawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang, Panginoon, sinasadya man namin o hindi, patawarin niyo po kami, Panginoon. At Lord, patuloy namin aangkinin, kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Even in this service, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon. Sayang yung oras namin, panahon namin, kung hindi mo kami sasamahan. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, pumarito ka sa lugaring ito. At naniniwala po ako, nandito ka na, Ama. Kanina pa lamang sa aming praise and worship, kumilos ka na, binuksan mo lang puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Meron ka ng pinagaling, meron ka ng ni-restore, meron ka ng ni-revive, O God. Salamat po, at anuman pong gawa ng kaaway to distract us, Panginoon, para hindi namin ma-receive yung revelation ng message na ito, Lord. Patuloy namin itong tinatapakan in Jesus' name, Panginoon. And Lord, salamat po sa iyong grasya at biyaya. Ikaw ang maitaas, mailahad. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos. Pwede po ba bago ka umupo, bumati ka ng dalawang tao, kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Come on. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po nga ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. So kagaya nga po ng sinabi ko, ito po ay gusto ko lamang pong dugtugan o susugan yung preaching po ng ating Daddy Blend last Sunday. Kung na-receive po natin, actually, napakarami pong bagay na inirelease ni Daddy, pinangaral ni Daddy na kung saan, kung marireceive po talaga natin, lahat ng antas ng buhay nating magbabago. Yung mga pananaw natin, perspective natin sa buhay natin magbabago. Amen? Na talaga namang yung declaration niya, our lives will never be the same again, talagang totoong mangyayari sa iyo yun kung na-receive mo yung Word of God na yun. Amen? So this is just a continuation of that preaching na kung saan, sabi ko nga, we will reign in life. Amen? Basahin po muna natin, ano po ba yung meaning ng reign? Amen? Noun, number one, A, royal authority, sovereignty, under the reign of the Stuart kings. The dominion, B, the dominion, sway, or influence of one resembling a monarch, the reign of the Puritan ministers. Number two, the time during which someone, such as a sovereign, reigns. Verb, number one, to possess or exercise sovereign power or to rule. Okay, number two, to exercise authority in the manner of monarch. So, para pong isang monarchia na kung saan yung isang individual binibigyan ng power, binibigyan siya ng kakayahan, ng kapangyarihan para mamahala sa isang kaharian. Andiyan kayo? O sa isang hukbo, you have to reign, you have to rule, you have to take charge. Yun po yung ibig sabihin ng reign. Amen? Kaya po ako naniniwala, yung preaching last Sunday, kung tinanggap mo, kagaya ng sinabi ko kanina, your life will never be the same again. Amen? Kagaya ng sinabi ni Daddy, yung matagal niya nang pinapangaral, yung the King of Kings. Andiyan kayo? Grabe yun, mabigat po yun. Yung laging, yung sabi niya nga, pinipreach niya dati, yung kings na, na pinapangaral niya doon, si Kristo daw, the King of Kings, hari si Kristo ng mga hari ng mga bansa.
Yun yung pinipreach niya. Yun yung sinishare niya. Pero hindi lang pala yun. Merong new revelation sa kanya. Amen? Ano yung new revelation na yun? The King of Kings. The Kings na sinasabi ng Biblia, ikaw at ako yun. Amen? At walang king nang hindi nagrurule. Andiyan kayo? Walang king, walang hari nang hindi nagre-reign. Hindi ka hari kung hindi ka namamahala. Walang hari kung hindi ka nagti-take charge doon sa iyong kaharian. Amen? So tonight, I want you to understand, if you want to reign in life, meron kang mga bagay na kailangan maunawaan. Amen? Last Sunday, alam ko may mga naunawaan na tayo na tayo po ay talagang tinawag ng Diyos para hindi lamang makakilala sa Kanya. Andiyan kayo, sabi nga natin, lagi kapag nangangaral tayo, kung ang plano ng Diyos ay tinawag tayo, pinili tayo para maligtas lang, edi sana nung una ka nakakilala sa Diyos, pinatay ka na niya para hindi ka na magkasala. Andiyan kayo? Pinatay ka na niya. Nung sumabay ka sa isang panalangin ng pagtanggap, tinatanggap po kita, Panginoon, in Jesus' name, amen, patay ka na. Nasa langit ka na. Kung yun lang yung plano ng Diyos. Kasi bakit? Pwede ka pa kasing magkasala eh, after that. At maraming nangyayaring ganun, tumanggap na sa Panginoong Heso Kristo, pero nagkakasala pa rin. Amen? Kung yun lang yung plano ng Diyos, pinatay ka na niya, nandun ka na sana sa langit. Pero sinasabi po sa atin, ng ating daddy, ng lingkod ng Diyos, hindi lamang yun yung pagkatawag mo sa Diyos para iligtas ka, mapunta ka ng langit, kung hindi to reign in life, to rule in life. Amen? Palapakan po natin ng Panginoon. Sabi po sa Psalm 8:4-6, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Verse 6, you made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. Amen. So dito po sinasabi ng Diyos na kung ano yung gusto niyang design, kung ano yung talagang totoong design ng tao, ng kanyang nilikha, kung ano daw yun, He made them rulers over the works of your hands. Lahat ng nilikha daw po ng Diyos, ang gusto niyang mamahala tayo. Yung mga nilikha niya. Amen. Pwede po ba lahat ng mga nilikha ng Diyos sumigaw ng hallelujah? Hallelujah! Amen. Lahat ng nilikha ng Diyos, ang gusto niya, tao ang mamahala. Yung nilikha niyang tao, kawangis niya ang siyang mamahala. Sabi doon, you put everything under their feet. Ibig sabihin, nilagay na po ng Diyos yung mga bagay sa sanlibutang ito under our feet, under our rule, under our reigning. Andiyan kayo? Ibig sabihin, lahat ng bagay, mga kapatid, ay nasa ilalim natin. Pangalanan mo na lahat ng bagay nasa ilalim natin. Amen? Hindi ahead sa iyo, hindi mataas sa iyo yung pera, hindi mataas sa iyo yung mga nilikha ng Diyos sa mundong ito, hindi mataas sa iyo yung mga pangarap mo sa buhay na para bagang ang hirap-hirap mong matupad. Andiyan kayo, hindi mahirap sa Diyos yun. If you will just understand the message of God na ikaw ay pinili, tinawag ng Panginoon to reign in life, sabihin ko kapatid sa iyo, magbabago yung paningin mo. Yung pangarap mo na para bagang ang hirap, magiging parang andali na lang. Andiyan kayo? Ito po yung purpose ng message na ito. Yung mga bagay na sa isipan nating nagpapahirap sa atin dito sa mundong ito, maging madali sa iyo. Andiyan kayo? Amen po ba? Amen? So you made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. So God's plan is to reign in life, pakipindot. Eh pwede po ba nating sabay-sabay basahin with power? 1, 2, 3, go! Reign in life! Ang plano po ng Diyos, ang design ng Diyos sa atin is to reign in life. To rule in life. Mamahala sa mga bagay sa mundong ito. Amen? Pero sabi po sa Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ito yung original design ng Panginoon to reign in life. Pero sabi ng Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao. Sino yung isang tao na yun? Si Adan. Si Adam. Naghari ang kamatayan. Kaya naman yung reigning, yung pagrurule ng tao sa mundong ito, sa mga nilikha ng Diyos, nawala yun. Amen? Basahin po natin sa Genesis
chapter 1, 27 to 29. Ito po yung design ng Diyos sa tao. Nakikita po ba natin? Ayan, praise God, malinaw na po yung ating LCD. Verse 1, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. So, ang plano po ng Diyos dito pa lang sa verse 28 na to, gusto niyang magpakarami na ang tao. To have dominion. At kayo ang mamahala nito. To reign, to rule. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat na mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Wow! Amen. Maaring nabasa na po natin ito, pero kanina, habang binabalikan ko po ito, binabasa ko, alam niyo po, grabe yung revelation ng Panginoon sa akin muli. Amen. Na tayo po'y nilikha ng Diyos to reign in life. That's the original plan of God. That's the original purpose of God. Kaya na inilikha ang tao to reign in life, to rule in life. Pero sabi kanina, nawala po yon sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Nagkasala si Adan. Kaya naman yung kapangyarihan, yung authority na yon nawala sa tao. Because of Adam. Because of the sin of Adam and Eve, nawala po yung kapangyarihan na yon. Amen. Sabi dito, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. So ang plano ng Diyos, gusto niya sa buong daigdig, mula north to south, west to east, ang gusto niya po, ang mamahala ay tao. Pangalanan mong bansa, ang gusto ng Diyos, ang mamahala dyan yung mga anak niya, yung mga nilikha niya. Amen? Andiyan kayo? At sabi doon, magpakarami ka ng mga anak sa buong daigdig, at kayo, ang mamahala nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, tubig, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos, gusto niya mamahala ikaw at ako. Amen? Gusto ng Diyos ang mag-rule ikaw at ako. Lahat ng nilikha niya, ano yung mga nilikha niya? Sabi ko nga, ito revelation sa akin eh. Kung binigay ng Panginoon kay Adam and Eve yung kapangyarihan, siguro napakadali sa kanilang kumuha ng kakainin nila. Andiyan kayo? Kasi sila nagpangalan sa mga isda eh. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon. O ito, hito to. Isda ba yung hito? Tama ba? Hito to. Ano to? Tilapia to. Andiyan kayo? Binigyan sila ng kapangyarihan na ganun. Pating to, pating. Pero can you imagine, binigyan sila ng kapangyarihan, napakadali ng buhay nila. Kaya nilang utusan yung isda. Lumapit ka dito, lulutuin na kita. Andiyan kayo? Kaya kasi binigay sa kanila yung authority. Andiyan kayo? Yung baboy, pag-alagala dyan, uy, teka lang, mukhang malaki-laki na to. Masarap na litsunin to, ah. Andiyan kayo? Tatawagin lang nila yun. O, halika muna dito. Lilitsunin muna, ikaw yung dinner namin ngayong gabi. Andiyan kayo? Na-imagine nyo po ba yun? Na kahit anong iutos niya, o, teka lang, parang ang sarap ng ibon na to, ah. Nanahimik yung ibon, eh, no? May lipat, parang ang sarap nito, ah. Ito, tawagin nating Maya to. Mukhang tikman nga natin to. Maya, halika. Nakikita po ba natin? Napi-feature art po ba natin? Na kung saan binigay sa kanila yung kapangyarihan, kaya walang imposible sa kanila. Andiyan kayo? Siguro kung trip nilang kumain ng leon, kaya nila. Andiyan kayo? O teka lang, gusto kong kainin itong leon na to na napakalaki ah. Trip kong kainin to. Tawagin ko nga, halika leon. At lalapit yun kasi binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Can you imagine that? Amen. Yun yung design ng Panginoon sa atin. Uutos tayo sa mga bagay-bagay lalapit sa atin. Yun yung design ng Panginoon for us to reign in life. Mga kapatid, gusto kong maintindihan mo yun. Andiyan kayo? You can command things at yun yung gustong ibalik ng Panginoon sa atin. Andiyan kayo? Na you can command kahit anong gusto mo. May nakita kang kotse. O teka lang, yung pulang kotse na to. Uwi! Sabi nga ni Pastor Nanette, di ba? Pinapauwi niya yung sasakyan. Uwi! Pinapauwi niya. Pero yung walang may-ari, ha?
Yung brand new. O yung mga nasa kasa, pauwiin nyo. Baka mamaya umuwi yung kotse, may may-ari pala, no? So, mga kapatid, kaya niyong utusan yung mga bagay. Yun yung design ng Panginoon. Andiyan kayo? Yun yung design ng Panginoon sa atin. That you can command things. Nasa trabaho ka, nasa sales ka. This month, nagdi-declare ako, makakabenta ako sa mga nasa konto. Nagdi-declare ako, makakabenta ako 3 hanggang 5 konto. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kayang gawin ng Diyos yun. Ang problema lang, hindi natin nauunawaan pa kung ano talaga yung design natin. Hindi mo pa alam kung sino ka. Amen? Sabi nga ng ating daddy na preach na last Sunday, if I'm not mistaken, yung creature na nasa mundong ito ay nananabik sa kapahayagan ng mga anak ng Diyos. Andiyan kayo? Nananabik, paglabas mo dyan, nananabik sila, nag-aantay lang sa iyo, sa totoo lang kapatid. Yung pangarap mo sa sasakyan na bahay, nag-aantay lang sa iyong utusan mong sumaiyo. Andiyan kayo? Nag-aantay lang ng utusan mo yan. Andiyan kayo? All creatures are waiting sa kapahayagan ng mga anak ng Diyos. Amen? Mamaya, mapag-uusapan po natin kung ano yung naging problema. Amen? Bakit nawala yun? Genesis 1:31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Masayang masaya ang Panginoon. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang 6 na araw. Lubos na nasiyahan ng Diyos. Nung makita niya yung kanyang nilikha, mga hayop sa dagat, sa himpapawid, sa lupa, mga lumilipad, gumagapang, at namamahala ay tao, tuwang-tuwa ang Diyos. At sabi doon, nung makita niya yun, nung nagrurul na ang tao, nagre-reign na ang tao, nagkukumad na ang tao, nagpahinga ang Diyos sa 7 araw. Amen? So ano po yung nangyari? Kung yun yung design ng Diyos sa atin nung unang panahon, nung nilikha niya yung tao, bakit ano yung nangyari? Sabi dito, the fall of man. Nangyari yung pagkakasala ng tao. Amen? Basahin po natin sa Genesis 3:1-3, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? So nasa harden na po itong si Eva at Adan. No, habang si Eva ay naglalakad doon sa hardin, sa Garden of Eden, ine-enjoy niya yung tanawin, yung nilikha ng Diyos na napakagandang garden at kaya niyang pitasin yung mga prutas na nilikha ng Diyos doon, kaya nilang kainin. Tinanong siya ni Satanas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Verse 3, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin at hihupuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Verse 4, next slide. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6, ang punong kahoy ay napaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain nito. Design ng Panginoon sa tao to reign in life, to rule in life, to rule here in this world. Pero dahil sa kasalanan, nawala yun. Nawala yung authority. Inalis ng Diyos yung authority sa tao dahil sa kasalanan na yun. Kumain sila ng pinagbabawal na mansanas. Hindi ko po alam kung talaga mansanas yun, ha. Kumain sila ng prutas. Pinagbabawal na prutas na kung saan inutusan ng Diyos sila Eva at Adan na huwag kayong kakain yan, pinagbilinan niya. At alam nyo, dito unang lumabas yung katangian ni Satanas. Ano yung katangian ni Satanas sa John 10:10? To steal, to kill, and destroy.
Amen. Inistil ni Satanas galing sila doon sa katotohanan, galing sila doon sa liwanag ng Diyos, galing sila doon sa original plan ng Panginoon, sa original na pagkalikha ng Panginoon. Inistil yun ni Satanas. Dinala sila doon from the kingdom of God to kingdom of Satan. Nagkasala sila. Amen? Nawala yung glory ng Panginoon sa kanila. Amen? Nawala yung authority na pwede silang mag-command ng mga hayop, pwede silang mag-command ng mga kung ano-anong bagay na lumapit sa kanila. Nawala yun dahil sa kasalanan. Amen? Nadaya sila ng kaaway, nadaya sila ng diablo. Kaya ito po, sa panahon natin ngayon, ito po yung katotohanan. Kaya ka nahihirapan sa buhay kasi bakit? Matagal ka nang nadadaya ng kaaway. Amen? Hindi mo maunawaan yung talagang original plan sa iyo ng Panginoon, yung talagang true identity mo sa harapan ng Diyos. Hindi mo maunawaan yung kasi bakit? Nadaya ka ng kaaway ng mahabang panahon. So right now, kapatid, I just wanna wake up your spirit. Wake up! Gumising ka! Andiyan kayo? God wants you to reign in life. Amen? Ayaw ng Diyos na ikay talunan. Dahil sa kasalanan ng tao, naging talunan ang mga tao. Simula kay Eva at Adan hanggang sa mga susunod na mga tao, naging mga talunan yung mga tao. Naging mga makasalanan, patay sa espiritu. Amen? Tinanggal yung glory ng Panginoon. At dahil nagkasala sila, the punishment of God came. Dahil nagkasala si Eva at Adan, yung punishment ng Diyos ay pumaroon sa kanila. Ano yung punishment na yan? Basahin po natin. Genesis 3:15 to 17. Sa babae naman ito ang sinabi. Sa pagpubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Sinumpa ng Diyos ang tao. Andiyan kayo? Ibig sabihin pala, kung sinabi ng Diyos ito, sabi niya, sa pagbuntis mo, hirap ang daranasin at sa panganganak, sakit ang titiisin. So ito yung nangyayari sa mundo natin ngayon, tama? Nagtitiis yung mga kababaihan, naghihirap sa kanilang pagbubuntis at nagtitiis sa kanilang panganganak. Sumpa pala ng Diyos yan. Could you imagine kung hindi nawala ang tao sa Diyos? Napakadali sigurong manganak. Andiyan kayo? Andiyan kayo? Hindi naiiri siguro yung mga babae. Andiyan kayo? Kasi yun yung totoong original plan ng Diyos. Kasi itong mga bagay na to, sabi niya, pagbubuntis mo, hirap ay daranasin. Ibig sabihin, sumpa ng Diyos sa babaeng ito. Ibig sabihin, bago niya ibigay yung sumpa, dapat pala ang panganganak ng babae, madali lang. You get my point? Amen? At sabi doon, 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa. Ayan. Ako. Dahil nakinig ka sa iyong asawa. Nang iyong kainin ang iyong pinagbabawal kong bunga. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong makinig ha sa inyong mga asawa. Narunod yung aking asawa eh. Shout out sa aking asawa. Ayan. Sabi doon. Nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal pagkain mo'y magmumula. Grabe. Kaya pala hirap na hirap yung mga katatayan ngayong magtrabaho. Kasi sumpa pala ng Diyos yun. Andiyan kayo? Sabi doon, basahin natin Genesis, tuloy tayo, 18 to 19. Magadamo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gupat ang iyong kakainin. Grabe. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Kaya pala hirap na hirap yung mga kalalakihan. Andiyan kayo? Kaya pala kailangan nating magtrabaho ngayon. Kailangan nating magsumikap. Kailangan nating magpawis. Danak yung dugo. Danak yung pawis. Danak yung luha. Andiyan kayo? Dahil nahirap sa pagtatrabaho. Kasi bakit? Sumpa pala ng Diyos. Dahil meron siyang binigay na original plan na relax ng ano, na pwede siyang mag-command o lumapit ka.
Andiyan kayo, yung mga pananim, nakakapagkuha sila, hindi na nila kailangang, alam mo yung magtanim. Kaya nilang magkuman. Amen. Ng mga hayop, andiyan kayo, kakainin, provide sa kanilang pamilya, kaya nilang ikuman. Pero dahil nagkasala ang tao, naghirap ang tao. Andiyan kayo? Naghirap. Kaya ngayon, talaga namang hirap na hirap yung mga katatayang magtrabaho kasi pala sumpa pala ng Diyos yan. Kailangan magbanat ng buto. Kailangan mag-effort. Kailangan talaga magbigay ng buhay sa pagtatrabaho para sa pamilya kasi sumpa pala ng Diyos yun. But here's the good news. Amen. Ang gusto ng Diyos, ibalik yung original plan niya. Ano yun? To reign in life. Ayaw ka na niyang mahirapan. Anya kayo? Ayaw ka na niya. Yung sumpa nito, gusto ng Diyos, baliin na. Amen? Gusto niyang magbumalik sa iyong kapangyarihan, yung authority na that you can command things na lumapit sa iyo. Andiyan kayo, that you can declare things at mangyayari sa iyo yun. Amen? Kailangan malaman mo, kapatid, yung true identity mo sa Panginoon. Amen? Pagod at pawis, pagkain mo yung manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Grabe. Kaya maraming tao talagang naghihirap, nagtatrabaho, binigay yung buhay sa pagtatrabaho hanggang sa ikinamatay na lang nila. Kasi sumpa pala, tanda pala ng sumpa ng Diyos yun. Andiyan kayo? Amen po ba? Genesis 3, 22-24. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. So dito po, no, grabe din revelation sa akin ng Panginoon, but we're not gonna focus in the verse 1, verse 23. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So pinalayas po ng Diyos ang tao doon sa nilikha niyang napakagandang Garden of Eden. Verse 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ng Diyos ang bantay ng kerubin, naglagay rin siya ng espadang nagdiningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi na malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. So simula po nung nagsala si Eva at Adan at ibinigay yung hatol ng Diyos kila Eva at Adan, inalis na po sila doon sa nilikha ng Diyos, doon sa napakagandang Garden of Eden. Andiyan kayo, inilabas na sila at tinapon sila doon sa I forgot the place, pero kung saan doon na nagsimulang muon ng pamilya si Eva at Adan, nagbubungkal ng lupa si Adan. Andiyan kayo hanggang sa nagkaanak sila si Cain at Abel. Amen? Alam natin yung kwento. Andiyan kayo? So tinapon po ng Diyos itong mag-asawang ito dahil sa kasalanan. Kaya naghirap sila. Simula nung lumabas sila sa Garden of Eden, yun na po yung naging routine ng tao hanggang sa panahon ngayon. Naghirap ang tao. Kailangan niyang magbigay ng kanyang todong lakas para sa pagtatrabaho, sa pag-provide sa kanyang pamilya. Amen? Romans 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So hindi lang kahirapan ang lumaganap nung nagkasala si Eva at Adan. Lumaganap din ang kamatayan. Ano yung kamatayan na tinutukoy dito ng Biblia? Kamatayang espiritu. Kamatayang espiritual na kung saan wala silang connection with God. Dumami ang tao na sanay sila sa kasalanan. Nagkaroon ng isip ang bata. Andiyan kayo? Sanay sila sa mga paligid nilang puro kasalanan na akala nila normal. Which is ganun din tayo. Andiyan kayo? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, lumaki tayo, talagang exposed tayo sa lahat ng bagay. Parang normal na lang palang uminom, normal na lang palang manigarilyo. Andiyan kayo? Normal na lang palang kung ano nang bisyong pasukin mo. Andiyan kayo? Normal na lang dahil patay tayo sa spiritual. Wala tayong connection sa Diyos. Amen. Lumaganap ang
kamatayan. Amen? But here's the good news again. The redemption of God came into the world. Amen? Kumarito ang pagliligtas ng Panginoon sa mundong ito. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Can you imagine, lagi ko pong sinasabi ito sa tuwing nangangaral ako, hindi ko po ma-imagine na kaya kong ibigay yung sarili kong anak para sa mga taong walang ibang ginawa kundi saktan yung puso ko. Hindi ko kayang ibigay yung anak ko para sa mga taong walang ibang ginawa kundi talikuran ako. Andiyan kayo? Walang ibang ginawa kundi suwayin yung mga utos ko. Hindi ko gagawin yun. Ibibigay ko yung anak ko para sa'yo. Sino ka? Pero grabe po yung grasya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ayaw ng Diyos na mahirapan ka na. Amen? That's why, sabi doon, the redemption of God came into the world. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At bilang isang ama, hindi man nasulat sa Biblia, alam ko, bilang ama din, siguro yung puso niya kumikirot. Andiyan kayo? Masakit. Dahil wala na siyang ibang choice. Sabi nga ni Sister Nicole, wala na siyang no choice. Wala na siyang no choice. Wala na nga, no choice pa. Diba? Wala na siyang no choice. Tumitingin siya sa mundo, ang mga tao, wala siyang makita na sino man ang siyang tumupad sa kautusan. Lahat ay nagkasala. Sabi ng Roma 3:23, andiyan kayo? Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Wala siyang makita. Simula, kila Eva at Adan, Abraham, Isaac, Moses, wala siyang nakita na pwedeng mag-redeem, maging bayad doon sa kasalanan natin. Amen? Ang nakita niya lang, yung anak niya. At I plead, bago niya i-send out, bago niya pinadala yung kanyang kaisa-isang anak, merong kirot sa puso ng ama. Andiyan kayo na wala siyang magawa. Wala na akong ibang choice eh. Teka lang, pwede ba ito? Hindi eh. Hindi pwede ito. Pwede ba itong gawin ko? Hindi eh. Andiyan kayo? Pwede bang alisin ko na lang yung kasalanan? Hindi eh. Diyos siya eh. Meron siyang salita na dapat niya ring sundin. God is just. Andiyan kayo? Na ang kabayaran na lang doon sa kasalanan natin, yung katubusan, yung anak niya. Wala na siyang choice. Kaya't ipinadala niya yung kaisa-isa niyang anak para sa iyo at sa akin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. That whoever believes in Him, in Jesus Christ, shall not perish, but have eternal life, but have an everlasting life. Hindi lamang para, ayaw na ng Diyos na parusahan ng tao. Ayaw na ng Diyos na parusahan na maghirap ang tao. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The redemption of God came into the world. Amen. Colossians 1:13 to 14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Sa Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Andiyan kayo, nung unang design ng Diyos, nasa kingdom tayo ng Diyos talaga, pero dahil nadaya ang tao, andiyan kayo, nadaya ang tao ni Satanas from the kingdom of God to kingdom of Satan. Kaya yung kasalanan nag-rule into all the world. Andiyan kayo, nag-rule ang pagpapatay ng tao, parang normal na lang. Andiyan kayo, nag-rule yung kasalanan, bisyo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, nag-rule sa buong mundo. Andiyan kayo? Na may asawa na nakikiapid ka pa rin, nag-rule ang kasalanan sa buong mundo. Amen? So sabi doon, for He has rescued us through Jesus Christ from the dominion of darkness, na dapat ang kahantungan natin kamatayan. Sabi sa Romans, sa East 23, sabi doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, wow!
ang libreng kaloob. Ulitin ko yon. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. So from the kingdom of God, naagaw tayo ni Satanas. Andiyan kayo. Naagaw niya yung dominion natin, yung kapangyarihan, yung authority natin. Andiyan kayo. That's why na sinasabi nga ng Biblia, sabi ni Daddy nung last Sunday, si Satanas yung nagkaroon ng kapangyarihan sa mundong ito. Andiyan kayo. Si Satanas nagkaroon ng kapangyarihan sa lahat. Kaya nung tinukso niya si Satanas, si Jesus, sabi niya, sumamba ka sa akin. At kung nakikita mo ba tong mga gusali na yan, mga kayamanan ng lugar na ito, ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin, kung yuyukod ka sa akin. Amen. Kasi may kapangyarihan si Satanas. Pero ito yung good news ulit. Simula nung namatay si Jesucristo, hallelujah, amen, pumunta siya sa impyerno at tinapakan yung ulo ni Satanas at kinuha niya yung susi. Amen. Ano kaya yung susi na yon? Amen. Susi ng buhay at susi ng kahirapan dito sa mundong ito. Amen. Kaya yung sinasabi ng Biblia, all creatures ay naghihintay para sa kapahayagan ng anak ng tao. This is your time, kapatid. Amen. Wala ka na doon sa dating pamumuhay. Wala na tayo dati sa dating sumpa. God has already redeemed us. Amen. Andiyan kayo. Sabi ko nga kanina, kung alam mo lang kung sino ka sa harapan ng Diyos, maiiba yung perspective mo. Amen. Hindi na si Satanas ang nagrurul sa mundong ito. Amen. At sabi ni Daddy doon, takeaways ko lang doon sa kanyang preaching, we are the kingdom of God. Tayo ang kingdom ng Panginoon. Andiyan kayo, na dapat na mag-rule sa daigdig na ito. Hindi na dapat si Satanas. Hindi mo na dapat katakutan si Satanas paglabas mo ng church. Andiyan kayo, hindi mo na dapat katakutan ng sakit. Hindi mo na dapat katakutan ng kahirapan. Hindi mo na dapat katakutan kung anumang malalang lubhang sakit, karamdaman. Kasi bakit? Greater is He, hallelujah, that is in me, that is in the world. Andiyan kayo? Hallelujah. Amen. Kung naunawaan mo lang yung mga preaching ni Daddy, nung Christ in us, kasi Kristo'y nasa sayo na, kapatid. Yung tumalo kay Satanas, yung tumapak sa ulo ni Satanas, ay nasa sayo. Kaya walang imposible that you can reign in life. Wala na pong imposible na makakapag-reign ka pa. Andiyan kayo? Wala na makakahad lang sa'yo. You can reign in life. Wow! From the kingdom of Satan to kingdom of God. We are now in the kingdom of God. Kaya pwede mo huwag ka nang mamuhay na parang nasa kingdom of Satan ka pa rin. Amen? Huwag paglabas mo ng church, huwag ka nang mamuhay na para bagang nandun ka pa rin sa dati mong buhay. Andiyan kayo? Kasi nakakalungkot, sabi nga ni Daddy, yung 1-year-old Christian versus 15-year-old Christian or 20-years-old Christian, same struggle, same sin. Andiyan kayo? Kasi bakit? Ano nangyari doon sa 15-year-old or 20-years-old na Christian na yon? Wala siya doon sa pangkaunawa, na wala na siya doon sa dati niyang sumpa, wala na siya sa dati niyang buhay. Andiyan kayo? Na si Kristo ay nasa sa kanya niya. Amen? Andiyan kayo? Kaya maraming tao nakakalungkot. Pumupunta na ng church. Umaattend na ng church. Present ng midweek service. Present ng 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m. service. Pero ganun pa rin yung buhay. Hindi ka ba napapagod, kapatid? Alam ko may kinakausap ang Diyos dito. Hindi ka ba napapagod? Nagsasayang ka lang ng oras mo. Kung paulit-ulit yung buhay mo, umaattend ka ng gawain. Present ka ng midweek, 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m. service, pero paulit-ulit ka sa kasalanan, hindi ka ba napapagod? Sayang yung oras mo, panahon mo. Kung natulog ka na lang, baka tumangkat ka pa. Kung natulog na, tatawa si Dandrib eh. Kung natulog ka na lang, lumakas ka pa. Kung paulit-ulit ka lang din sa kasalanan, kapatid, sabihin ko sa'yo, please, stop. Stop, go to church. Kung
nagkaroon ka na ng kaunawaan, paulit-ulit ka pa rin, aware ka sa kasalanan, aware ka sa scheme ni Satanas. Ano yung scheme? To steal, kill, and destroy. Lagi nating pinipreach yan. Ilang preaching pa ba yung gusto mong marinig tungkol dyan? Yung pandaraya ng kaaway, yung scheme ng kaaway, ilang beses mo bang gustong marinig yan? Para talagang magseryoso ka sa paglilingkod sa Diyos. Adyan kayo? Ulitin ko, stop, go to church. Sayang yung oras mo. Medyo mabigat yun, pero yun po yung katotohanan. Dahil sinasabi po ng mga lingkod ng Diyos, from Daddy Bishop, Mommy Bishop, from Daddy Blen and Mommy Manel, ang church na ito, ang JTG Manila, hindi po pagpaparami lang, ang church na ito ay pabanalan! Amen! Kaya sinasabi ko sa iyo, hindi ka kailangan dito kung nainiisip mo pang parami ka, kapatid, no, stop! Gumawa ka na lang ng ibang bagay, baka mag-excel ka pa. Kung nasa kaunawaan ka na, ha, don't get me wrong, may mga taong hindi pa lubos na naunawaan salita ng Diyos kaya paulit-ulit sa kasalanan. Pero kung naunawaan mo na yung grasya, mabuting balita, iskin ng kaaway, at paulit-ulit ka sa routine na yon, kapatid, stop. Itigil mo na yan. Amen? Stop it. Amen po ba? Medyo mabigat yon, pero that's for you. Kasi sayang yung panahon mo rito kung paulit-ulit yung ginagawa mo. Amen? So, it is sin hinders us to reign in life. Maunawaan natin ito. Ang kasalanan ang talagang nakakapaghadlang sa atin. Ang nakakahadlang para tayo at mag-reign in life. Tayo hindi makapag-rule in life. So, ano po yung dapat gawin natin? Avoid and stop on sinning. Amen? Pwede ba natin sabay-sabay basahin, marinig lang ating espiritu. 1, 2, 3, go! Avoid and stop on sinning. Iwasan mo na yung kasalanan. Itigil mo na yung kasalanan yan. Hallelujah, alam ko may kinakausap ang Diyos na paulit-ulit ka dyan, alam mong magkakasalat, uhulog ka, pero hindi mo iniwasan. Pwede ba ngayon, kapatid, yamang naririnig mo itong tinig na ito, iwasan mo at huminto ka na sa kasalanan yan. Amen? Sayang yung oras at panahon mo kung patuloy ka dyan. Romans 6:1-2, what shall we say then? Sabi ni Apostol Pablo, shall we go on sinning so that grace may increase? Yun ba yun? Kasi ang tao po, mga pilosopong Kristiyano, sabi nila, we are not under the law. We are not already under the law. We are under the grace of God. Kaya naman, iniisip nila, dahil tayo na sa grace na ng Panginoon, not, we are not already under the law, hindi na tayo naayon na nasasangkop doon sa batas, by the grace of God na tayo ngayon sa New Testament, sinasabi nila, hindi, okay lang magkasala, okay lang na gawin ko to habang pumupunta ako sa church, okay lang na makikipagsiping ako kahit hindi kami kasal, okay lang na may asawa ako, nakikiapit pa ako sa iba, nagkakagusto pa ako sa iba. Andiyan kayo? Amen? Sabi doon, shall we go on sinning so that may increase? So the grace of God may increase. Hindi po mag-i-increase yung grace ng Panginoon doon. Na para bagang gusto mong subukin ang Diyos sa grace niya sa iyo. Salamat sa Panginoon dahil binibigay niya talaga yung grasya niya. Paulit-ulit tayong nagkamali. Andiyan kayo? Paulit-ulit tayong nagkasala. I myself is one of the testimony of the grace of God. Na nagkasala, nadapa, pero dahil sa biyaya ng Diyos, binat ng Panginoon sa paglilingkod. Andiyan kayo? At hindi ko masasabing nag-increase sa akin yung grace dahil nagkasala ako. Ulitin ko lang yung statement ni Daddy, one of my favorite series na pinreach ni Daddy, yung The Grace Unboxed. Kung naalala po natin, way back 2016 or 2017 pong preaching yun. The grace of God is not license to sin. Yung grace, yung biyaya ng Panginoon na hindi lisensya para gumawa ka ng kasalanan, para sabihin mong hindi, mabait naman yung Diyos. Magkasala mo na ako ngayon, bukas papatawarin niya ako. Hindi po yun. Grace of God is not license to sin. Hindi po lisensya yung grasya ng Panginoon. Amen? Baka dumating sa'yo, nagkasala ka, pagbalik mo, hindi ka na pala makabalik-balik sa Panginoon. Which is nangyayari na po yan ngayon. Merong mga nakakilala na sa Diyos, gusto nilang bumalik, maglingkod sa Diyos. Hirap na sila.
Kasi bakit? Paulit-ulit doon sa kasalanan. At maaaring pinatigas na ng Diyos yung kanilang puso. Kaya may mga 30 years na sa church, 40 years na sa church, paulit-ulit yung routine, paulit-ulit sa kasalanan, hindi na lumago. Maaaring pinatigas na ng Panginoon yung puso at wala lang revelation na natatanggap sa Panginoon. Aantay mo pa bang dumating sa iyo yun bago ka magseryoso? Aantay mo pa bang dumating na patigasin ng Diyos yung puso mo? Andiyan kayo? Aantay mo pa ba yun? Na iiyak ka, luluhod ka dito, na kahit anong iyak mo, luhod mo, halos luha na tumulo sa, halos dugo na yung tumulo sa iyong mga mata, ilang real encounter, ilang Jacob na yung salihan mo, pero hindi mo na mararanasan yung presensya ng Diyos. Gusto mo pa bang mangyari sa iyo yun? Which is nangyayari po yan. Bakit ko po sinasabi ito? Ito yung nakakahadlang. It is sin that hinders us to reign in life. Kaya hindi tayo makapag-rule sa buhay natin. Andiyan kayo? Maski pamilya mo, hindi mo kayang pamahalaanan. Dahil bakit? Sa kasalanan. Amen? Sa mga katatayan, I'm calling out sa lahat po ng mga katatayan. Yamang tayo yung mga haligi ng tahanan. Dapat unang-una ikaw yung basag sa Diyos. Ikaw yung umiiyak sa Diyos. Andiyan kayo? May nagawang kasalanan, repent ka agad sa Panginoon. Anya kayo? Hindi maliit na kasalanan, hinahayaan mo lang hanggang sa lumaki at lumaki na yun. Anya kayo? At nagresulta ng iyong kamatayang spiritual. By no means, we are those who have died to sin. How can we live it in any longer? Verse 6 to 7. For we know that our old self was crucified with Him. Nung ipinako po ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, yung lahat ng ating mga kasalanan at mga magagawang kasalanan pa lamang ay nabayubay na sa krus ng Kalbaryo. So that the body ruled by sin, yung katawan natin na pinapangunahan ng katawan, sabi doon, might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Hindi ka na kapatid aalipin ng kasalanan. Gusto kong maunawa mo yun. Alam ko lagi mong naririnig tong salitang ito. Gusto kong marinig ng iyong puso't espiritu, hindi ka na alipin ng kasalanan yan. Amen? Hindi ka na alipin na kung anumang bisyo. Hindi ka na alipin na kung anumang mga malalaswang bagay. Amen? You can reign in life. Because anyone who has died has been set free from sin. Tayo'y namatay na sa kasalanan noon tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Pwede po ba lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah! Amen? Lahat ng mga tumanggap na sa Panginoong Hesukristo ay namatay na sa kasalanan. Kaya ngayon, sabi sa 1 Corinthians 5:17, patapos na po ako, therefore, if anyone is in Christ, wow, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. Lagi natin itong naririnig. Ulitin ko, gusto kong marinig na yung puso at espiritu. Isa ka ng bagong nilalang, kapatid. Wala na yung dating ikaw na makasalanan. Wala na ikaw yung alipin ng bisyo at kasalanan. Wala na ikaw dating nakikiapid. Wala na ikaw dating gumagawa ng mga kahalayan. Wala na ikaw yung nandadaya. Bago ka ng nilalang. Wow, palapakan natin ang Panginoon. It's a powerful verse. The old has gone. Wala na yung dati. Yung tinukso ni Satanas na anyo ng tao, wala na yun. Tinubos na tayo ng Panginoong Hesukristo. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So we can live a life that full of reign and rule. Andiyan kayo? The creation has come. The new creation has come. Wala na yung dating ikaw. Kaya paglalabas ka sa church na ito, yung iyong isipan at puso, hindi na ikaw yung dating makasalanan. Hindi na ikaw yung dating palasagot sa magulang.
Hindi na ikaw yung dating palamura. Hindi na ikaw yung dating mandaraya. Andiyan kayo? Ikaw ay bago ng nilalang. That's powerful. Ikaw ay bago ng nilalang. May bagong anyo ka na. Kaya nakikita ka ng Diyos, hindi na yung dating makasalanan. Nakikita na ng Panginoon yung righteousness ng Panginoong Hesukristo. Amen? That's the time that you reign in life kung alam mo yung estado mo, yung harapan mo sa Diyos. Yung estado mo sa harapan ng Panginoon. Andiyan kayo, na anak ka na ng Diyos ngayon. Dating kaway ng Diyos. Amen? Romans 5:17. For if by the trespass of the one man, death reigned to that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So yamang naunawaan na natin na tayo'y tinubos na ng Panginoon, na tayo'y niligtas na ng Panginoon, na wala na yung dati nating buhay na makasalanan. Andiyan kayo? Na ngayon, bago ng nilalang kasama ni Kristo. Kaya nasa sayo na si Kristo. Kaya naman, malaya nating nakakapag-declare, malaya kong naipapangaral sa inyo that you can reign in life. Pakipindot, tayo po tayong lahat. You can reign in life, mga kapatid. Amen? Sa pamamagitan ng isang tao, ang kamatayan ay naghari. Pero sa pamamagitan din ng isang tao, sabi doon, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Wow! Lahat na mga niligtas ng Panginoon, lahat na mga nakakilala sa Diyos, tayo po'y may kapangyarihang maghari sa ating buhay. You can reign in life. Pero ulitin ko, mga kapatid, you cannot reign in life kung patuloy ka pa rin sa kasalanan. You cannot reign in life, you cannot enjoy God's blessing, you cannot enjoy the creation of God na dapat para sa atin because of sin. Andiyan kayo? So magagawa nating reign in life, you can rule in life, you can reign in life. Saan po nagsisimula? Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos. Marami na pong pinagpala ang Diyos sa church na ito. Amen po ba? Dahil bakit? Naunawaan nila that they can reign in life. Kaya pinagpapala sila ng Diyos. Kaya naman kung anong yung i-command nila, ano yung i-declare nila, like Pastor Mark and Sister Donna's life. Andiyan kayo? They keep on declaring at nangyari sa kanila yon. Amen? Ganun din sa atin, mga kapatid. Ano man yung i-declare natin, ano man yung sabihin ng bibig natin, sabi ng Panginoon, according to your faith, be it unto you. But you cannot reign in life, ulitin ko, kung ikay namumuhay pa rin sa kasalanan. Marami nang pinagpapala, marami nang nagre-reign in life, pero ikaw, papayag ka ba na sa isang sulok na paulit-ulit nalulugmok, paulit-ulit sa kasalanan, paulit-ulit sa ginagawa mong hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, which is that hinders you to reign in life. So right now, I challenge you, hallelujah, lahat ng mga tengang nakakarinig nito, I challenge you, if you know na gumagawa ka pa rin ng kasalanan, na alam mong nagiging hadlang for you to reign in life, for you to rule in life, I challenge you to come into the altar, and ask the forgiveness of God. The redemption of God has already came here into this world. Binigay na ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa atin.
Pero tayo, makulit tayo. Alam na natin yung mabuting balita. Alam na natin yung salita ng Diyos. Alam na natin yung scheme ng kaaway. Pero paulit-ulit tayo sa kasalanan. Amen. So I challenge you, kapatid, to come into the altar right now. This is your chance. This is your moment to ask forgiveness to God. At maging sa mga nanditong mga naglilingkod na sa Diyos. Maaring matagal ka nang naglilingkod, but you felt there's something in your heart and in your life na para bagang pumipigil sa'yo to reign in life, para ma-enjoy yung pagpapala ng Diyos. I want to challenge you as well to come into the altar. No one excuse. I want to challenge you into the altar. Kung alam mong naglilingkod ka na sa Diyos, but you know there's something that hinders you. Na Panginoon, gusto ko namang pagpalain mo ako. Panginoon, gusto ko namang gamitin mo ako. Pero bakit ganito? Come on. Hallelujah. As we worship God, talk to God. Hallelujah. Come on. The Spirit of God is here. Hallelujah.